Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinangunahan ng isang Pinoy Vendors Group sa Canada ang isang gala night na layuning makalikom ng pondo para sa ilang organisasyon dito sa Pilipinas. Nagpapatrol, Jocelyn Reyes, Sambilay. Isang pambihirang gabing ito para sa Pinoy Ontario Vendors. Mula sa kanilang mga ordinaryong kasuotan sa pagninegosyo, lumampa ang mga dumalo suot ang kanilang eleganteng fire and ice themed outfits. It's fire and ice kasi so it's like Sumentro sa tema ng bayanihan ang ikalawang taon ng Gala Night ng Pinoy Ontario Vendors. Dinaluhan naman ito ng mahigit 400 vendors mula sa iba't ibang lugar sa Ontario. Sama-sama talaga lahat ng mga vendors, walang bayad, it's all free. Talagang bayanihan na to. Layon din ang pagtitipon na makatulong sa pagpapalawak pa ng mga vendor sa kanilang network. Kailangan talaga ng connection. So, we're building connections. Yung mga events vendor, magkaroon ng boses sa business community na Canada. Pero mas makahulugan ngayong taon ang pagdiriwang dahil sa paglikom ng organisasyon ng pondo para sa Cancer Warriors Foundation at Art Relief Mobile Kitchen. Na-inspired din kami kasi sa mga ginagawa nila. I mean, they're helping a lot. Pero syempre, they need funds for their project. Magkakaroon kami ng raffle. And then 100% of the proceeds will go to the recipient. We are grateful to be one of the recipients of the POV charity. Mabuhay po kayo lahat. Dumalo din sa pagtitipon ang Minister of Small Business ng Canada na si Richie Valdez. Kasama rin niya si Philippine Consul General ng Toronto na si Angelica Scalona. Labis na ikinatuwa ni Valdez ang pagkakabuklod-buklod ng mga Pinoy vendor para sa isang magandang layunin. Ibinahagi rin niya ang ilang mga hakbang ng gobyerno para suportahan panalo ang mga maliliit na negosyo sa Canada. Hinilalatag na ng mga organizer ang susunod nilang mga proyekto para mas makatulong pa hindi lamang sa mga vendor kundi pati na rin sa Filipino community. Magkakakompetensya man sa negosyo, tiniyak ng grupo na patuloy nilang paiiralin ang diwa ng bayanihan para sa pagkakaisa ng mga Pinoy vendors sa Canada. Para sa TFC News, Jocelyn Reyes Sambilay, ABS-CBN News, Toronto. Kahit matagal nang naninirahan sa Hong Kong, hindi pa rin nalilimutan ang music teacher na si Summer Champson na magbahagi ng kanyang talento sa mga kabataan sa Pilipinas. Kilalanin siya sa pagpapatrol ni Jefferson Mendoza. Ding walong taon nang naninirahan sa Hong Kong si Sir Champson. Nagtuturo siya sa isang international school sa Hong Kong. At sa mga libreng oras, nagtuturo rin siya ng percussion. Tuwing umuwi naman ng Pilipinas, binibigyang oras din niya ang makapagbahagi ng kanyang kaalaman sa musika. I encourage them to love that instrument, maging soloist din, magturo, magamit nila ito sa trabaho nila someday. 2011, nagsimula siya magturo ng libre. Isa sa mga naturuan niya si Benedict na taga Taytay, Rizal. College student si Benedict sa UP College of Music, major in percussion. Nakikita po natin yung love niya sa kanyang ginagawa. Ngayon po yung nagiging inspiration ko po na ako rin po ay gusto ko rin po makatulong sa iba. Para sa kanila, inspirasyon ng musika na kailangang ituro sa henerasyon. Para sa TFC News, Jefferson Mendoza, ABS-CBN News, Hong Kong! Kinangaan ang chorale concert ng mga Pinoy sa Barcelona, Spain at Roma, Italia, kasabay ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Nagpapatrol, Jackie De Vega. Sa Barcelona, Spain, kinilig at napasaya ang audience nang awitin ng grupong Cora Kudyapi ang Pasko na naman.
Pagbabalik, alaala din ang konsyerto sa mga sikat na awiting Pamasko. Isang gabi ng musika at pagtatanghal ang handog ng koro. Bukod sa kantahan, may sayaw at pagtugtog ng iba't ibang instrumento gaya ng ukulele at gitara. Ang koro ay binubuo ng third generation Pinoy talents o mga Pinoy na pinanganak o lumaki sa Espanya. Mahigit 40 ang miyembro nito. Nakaka-proud kasi mga maliliit na batang yung mga yung iba pinanganak sa Pilipinas, yung iba pinanganak dito, and tapos nagkamakanta sila ng English, ng Spanish, ng Tagalog. Binuo ang koro noong 2004 bilang children's choir at patuloy na umaawit sa mga misa at nagbibigay ng musical performances sa Espanya at ibang lungsod sa Europa. Tagumpay din ang Thanksgiving concert ng isang teen choir. Bukod sa Christmas songs, napili ng koro ang mga awiting may tema ng pag-ibig, kalikasan at kapayapaan. This Antini came up because of the gusto naming magkaroon ng something na magsisimbolize sa nagkakaisang tinig ng mga Pilipino dito sa Roma when it comes to service to the church. Ang koro ay mula sa Grand Choir na kumanta noong 2019 para sa Simbang Gabi sa Vatican na pinangunahan ni Pope Francis. Sila rin ang kumanta sa misa sa Vatican na pinangunahan muli ni Pope Francis para sa 500th anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sa aming pagiging migrante dito ay nagagawa po namin ang makapagbigay pa rin ng paglilingkod sa Panginoon. Nababahagi po namin ang aming oras at maligaya po kaming nakakapaghandog ng mga awitin. Bilang pasasalamat sa 3 taong paglilingkod sa simbahan gamit ang musika, nag-alay ng 10 kanta ang isang tinig. Pinalakpakan din ang kanilang rendisyon ng We Give Our Yes sa nakaraang simbang gabi. Nagsanibwersa din ang kinatawan ng Embahada ng Pilipinas sa Roma at Holy See sa isang Christmas tree at parol lighting na ginanap sa chancery ng Embahada sa Roma. Nakiisa rito ang ilang miyembro ng Filipino community at religious groups. Dumalo rin ang Consul General ng Milan, Albert Cato, at Tourism Attaché to the UK, and Director for Northern and Southern Europe, Gerard Panga. Alam namin hindi kayang tumbasan ng ating pagdiriwang ang magarbo at mahabang selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas. Ngunit ang mahalaga ay magkakasama-sama tayo sa paggunita ng diwa ng Pasko saan man tayo naroon. If we have this community and we can count on each other within this community, it eases the pain and the longing of having to be back home in the Philippines. Ikinatuwa din ng mga Pinoy sa Italia ang kolaborasyon para gawing espesyal ang katatapos na Kapaskuhan. Sa mga kapwa natin Pilipino, laksan lang natin yung loob natin nagtatrabaho dito as a OFW. Ginagawa natin to para sa pamilya nating lahat. May ligaya, may galak sa ating puso kahit hindi natin kasama ang ating mga pamilya kahit na malayo po tayo. Kasama si Sandra Sotelo Apoy mula Espanya. Jackie De Vega, ABS-CBN News, Rome, Italy. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa. Hatid ng TMC News para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo. Maglagon lamang sa news.abs.cbn.com/TMC News. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Patuloy ang serbisyo publiko at paglilingkod ng grupong Pinoy Ambulance Nurses sa Kuwait o PANIC sa mga Pinoy sa Kuwait ngayong 2024. Sa annual year-end party ng grupo, muli nilang binigyan din ang kahalagahan ng pagkakaroon ng magandang kalusugan. Nagpapatrol Maxi Santiago.
out muna sa pagsugod ng mga pasyente sa ambulansya at emergency room ang mga opisyalis at miyembro ng Pinoy Ambulance Nurses in Kuwait o PANIC para magsaya at magsama-sama sa annual Thanksgiving party. Isang non-profit Filipino organization ang PANIC na binubuo ng Pinoy nurses na ang karamihan ay nakatalaga sa Kuwait Ministry of Health Emergency Medical Services. May ilan ding miyembro na hindi sa medical sector ang trabaho. Napakasayang evento dahil nagkasama-sama kami. Malayo kami sa ating mga pamilya sa Kuwait. Ang PANIC ay laging nandito para sa mga OFW, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Itinatag ang PANIC noong 2009 na naglalayong itaguyod ang magandang kalusugan sa mga OFWs, gayon din sa expats at Kuwaiti citizens. Aktibo rin sila sa mga medical mission para sa distressed OFWs at pagbibigay ng libreng blood pressure at blood sugar check sa Filipino community events. Napuno ng saya ang Thanksgiving party. May sayawan, parlor games, kantahan at exchange gifts. May pasurpresa rin sa mga chikitin. May tagisan pa ng porma. Nanalang couple of the night ang mag-asawang Christopher Son at Fresta Queja. Best dressed sina Maria John Eric Santos. Bago lang ako dito sa PANIC, na-experience ko kagad yung first Christmas pero ang saya sobra. First year ko as a member, then may party kagad na ganito, then basketball. So okay na may samahan dito. Happy. Masaya. As in, parang family. Kasi parang before, work lang ako. Ngayon, meron na akong ibang grupo. So from Amali to Kuwait City. Isa ang panic sa mga ginawaran ng Philippine Embassy noong 2021 bilang natatanging grupo dahil sa kanilang dedikasyon at serbisyo publiko noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ngayong 2024, mas lalong magiging aktibo ang PANIC sa pagtulong sa mga kapwa OFW. Patuloy po kaming magserbisyo to all Filipino communities and even non-Filipino communities who need our medical skills and other services. Mabuhay po tayong lahat and have a nice night, evening. Thank you. That's when friends are born. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. Formal na nanungkulan sa ikalawang termino ang Filipino-American ni Sir Arvin Amatorio bilang mayor ng Bergenfield Borough sa New Jersey. Nagpapatrol, Don Tagala. In the rank of mayor. In the rank of mayor. According to the best of my ability. According to the best of my ability. So help me God. So help me God. Thank you. Nanumpa kamakailan lang ang Filipino-American na si Arvin Amatorio para sa ikalawa niyang termino bilang alkalde ng Bergenfield sa New Jersey. Muling nahalal sa termino si Amatorio sa eleksyon noong Nobyembre kung saan ay wala siyang naging kalaban. Tubong baler sa Aurora Province ang licensed immigration lawyer ng New Jersey. The mayor received 4,255 votes. I think the people of Bergenfield love you, Mayor. Thank you. It's a big mandate for us to continue the work and to continue the service to our community here in Bergenfield. Ang Bergenfield ay isang borough ng New Jersey na may 14 miles ang layo sa New York City. Tahanan ito ng mahigit 5,000 Pilipino kasama si Robert Rivas, ang kauna-unahang Pilipinong mayor ng Bergenfield mula 2000 hanggang 2002. And I expect great things from him and this council. Dalawang Pinoy din ang nagsisilbi sa Bergenfield Borough Council. Si Councilman Mark Pascual ay nanalo ng ikalawang termino sa huling halalan at si Councilman Buddy De Auna naman ay nasa ikatlong termino na nito hanggang 2025. It brings a lot of pride for myself and the people back home in our country. I just want to let them know that if I can do it, so can they. Proud din ang mga Pinoy sa ipinatayong Borough Hall ni Amatorio. This will be the lasting legacy of the Arvin administration. And we're proud to be Filipino-American. Very proud to be a part of this administration.
Pinasalamatan naman ni Amatorio si New Jersey First Lady Tammy Murphy sa keynote speech nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang symbolic na susi ng Bergenfield. Layong palitan ni Murphy sa US Senate ang Democratic Senator na si Bob Menendez. So today, as Bergenfield's second Filipino mayor renews his oath, we continue to write the story of our state. And we are reminded once again that diversity is our greatest strength, and there's nothing we cannot overcome when we work together. Now bear with me. In honor of the newly sworn in council members and president. Manigang, Bagang, Taan, Sa, Inyang, Lahat. Salamat. Dumating din ang Jersey City Mayor na si Stephen Fulop para ipakita ang suporta nito sa Pilipinong alkalde. Tatakbo naman para sa pagkagobernador ng New Jersey sa susunod na halalan si Mayor Fulop. Being a mayor is a unique perspective in that I understand that the challenges that other mayors have. If I was lucky to be elected and Arvin makes a phone call, you prioritize it because you know that he has a relationship here that counts, that matters. Nakatakdang lumipat si Mayor Amatorio at ang kanyang council members sa bagong gawang borough hall sa darating na Pebrero. Para sa TFC News, Don Tagala, ABS-CBN News, Bergenfield, New Jersey. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagon lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lumutang ang pagkamalikain ng Pinoy sa higanting mural na nilikha ng isang film artist at nakadisplay sa Long Beach International Airport. Silipin natin sa pagpapatrol ni Albert Bataclan. Isang malaking karangalan ang nasungkit nito lamang ng isang Filipino-American artist sa California. Ang kanyang higanting mural ay ngayon nakadisplay na sa harap ng main terminal ng Long Beach Airport. Ang 60 by 30 foot artwork na pinangalan ng A Flight of History ay likha ng Palm Springs-based artist na si Marconi Colindes Cafagi. Ito ang pinakaunang mural project ng airport na bahagi ng selebrasyon para sa ika-isang daang taong anibersaryo ng makasaysayang paliparan. Ito rin ang unang beses na nakita ni Colindes Cafagi sa personal ang kanyang higanting likha. Really overwhelming, and I am just amazed knowing that, you know, I represent the Filipinos from around the world, and of course here in the US as a Filipino American, I am very proud. Pinapakita ng mural ang mga kilala at makasaysayang mga landmark ng siyudad ng Long Beach. Mula sa larangan ng aviation, pangunguna sa maritime industry, hanggat sa art and culture, pati na ang kasaysayan ng Hollywood, ang mga elementong ito ang nagpanalo sa kanyang mural. Tinalo ng likha ni Colindes Cafagi ang halos 100 pang mga entry ng mga lumahok. Ang proyekto ay kasama rin sa pag-invest ng siyudad sa public art at local artists. They have a program called 1% for the Arts. Where basically that any construction project, 1% of the budget has to be dedicated to public art. And for Long Beach Airport, this is obviously the biggest, most significant thing that we've done to date is this piece right here. Ang magkapatid na sina Cynthia Jackson at Rose Buckner ay mga tubong Long Beach. Ikinatuwa nila ang gawang Pinoy, ang napiling mural para sa airport. Proud sila na nakita rito ang galing at pagkamalikhain ng Pinoy at ang ganda ng kanilang syudad. Well, I think the Filipino touch is the happiness that's in it, his colors, how he blends everything together. It's just, that is what we're about. It's very unique and it's colorful because the city is colorful. Our Long Beach is very diversified. Albert Bataclan, ABS-CBN News, Long Beach, California. Muling napatunayan ang kalibre ng Pinoy sa kantahan sa The Voice Germany 2023. Fourth placer ang isang Bicolanang nagbigay karangalan sa mga kababayan. Nagpapatrol Grace Sheila Pickert. I just wanna be part of your symphony.
4 chair turner sa blind audition sa Awiting Symphony. Panalo rin sa battle round sa duet na The Best Part of Me. Pasok sa semifinals sa kantang Chandelier. Hanggang sa umabante sa Grand Finals sa pangmalakasang rendisyon niya ng Grenade. I'd catch a grenade for ya. Throw my hand on the blade for ya. Ang tubong kasiguran sorsogon na si Joy Esquivias. Sa opening number sa Finals, bigay todo rin siya kasama ang judge mentor na si Shireen sa sikat na German song mula kay Helene Fischer na pinamagatang Atemlos. Naging emosyonal naman si Joy nang awitin ang Promenade na kinompos niya at kanyang pianista. Alay at inspirasyon niya sa kanta ang kanyang anak na si Magnus. This is like the best reward to be able to sing an original song on big stage. Sa huli, tinanghal na fourth placer ang Pinay sa The Voice of Germany. Laking pasasalamat niya sa lahat ng sumuporta. Everything was just amazing and I was living my dream and I'm sorry. Yeah, I'm very grateful for this opportunity that I had. It was an amazing journey and I'm so happy with my performance and the feedback that I got from the coaches and from the people from the Philippines and also here in Germany. Apat na taon nang naninirahan sa Mannheim, Germany si Joy. Hiwalay, pero maayos ang relasyon niya sa dating partner. Ayon kay Joy, nahihilig na rin ang kanyang 5 taong gulang na anak sa pagkanta na nagpapalakas ng kanyang loob sa mga kompetisyon. He's very supportive. He said, he always tells me, "Mama, you can do it. You're the best singer in the world." Malaking inspirasyon din sa kanya ang yumaong ama na nagtulak sa kanya sa pagkanta. Isa rin sa di malilimutan niyang karanasan ang pagsali sa It's Showtime, Tawag ng Tanghalan noong 2017. Your eyes are closed, your heart is open. Nakapag-release na si Joy ng single na produced ng The Voice of Germany. Bukas din siya sa alok at oportunidad na manggagaling sa Pilipinas dahil gusto din niyang makilala sa bayan na kanyang sinilangan. Para sa ABS-CBN TFC News, Grace Sheila Pickard, Berlin, Germany. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya. Mabuhay, kapamilya. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Patuloy ang paghahanap ng mga magulang ng isang PhilAm sa New Jersey matapos siyang ma-report na nawawala ilang araw bago ang Pasko. Nagpa-patrol, Don Tagala. Walang araw na lumilipas na hindi nagmamaneho si Stephen Alvarado sa lansangan ng Jersey City para hanapin ang nawawala niyang anak. Huling nakita ang 18-year-old Filipino-American na si Haley Alvarado na papaalis sa kanilang tahanan, ilang araw lang bago ang Pasko noong December 17, 2024 na at hindi pa rin nagpaparamdam ang dalaga. Nasa pulpa ng security camera ni Stephen ang pag-alis ni Haley pasado alas 12 na ng gabi. Saan yung pinakamahirap sa situation na ito para sa inyo sa magulang? Pinakamahirap talaga yung uuwi ka, papasok ka sa bahay. Alam mo kasi kompleto sila eh. Halos simula't 10 na nawala siya, halos wala akong tulog. Stress, sobrang stress, overexhausted sa kaiisip.
Sa deskripsyon ng New Jersey State Police, si Haley Lee Alvarado ay isang Asian female na may timbang na 160 pounds, 4 feet 11 inches ang tangkad, kulay purple ang buhok, brown ang mga mata, at light ang complexion. Ako, kinontak namin lahat yung mga kaibigan niya, lalo na yung close friend niya na taga Woodbridge. Wala talaga kaming sign man lang sa footprint niya. Pati mga police, walang makitang lead sa investigasyon. Buong ipinagmalaki pa ng ama na si Haley ay isang language engineering student majoring in linguistics. Pinarangalan pa ito kamakailan ng Excellence in Public Speaking Award sa Summer Bridge Scholar Program sa Montclair University sa New Jersey. Kapansin-pansin daw na kalahok sa mga diskusyon si Haley pagdating sa gyera sa pagitan ng Israel at Palestine sa Gaza. Meron silang professor ata na parang pro-Palestine, lalo na yung school nila, yung Montclair State University, isa sa mga university dito sa New Jersey na talagang pro-Palestine na. Yun din ang isang nakikita naming anggulo na baka na-recruit siya. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na nagtangkang lumaya si Haley. Noong Setyembre, nakatakas umano ito sa kanilang tahanan pero agad din siyang nahanap. May mensahe naman si Stephen para sa kanyang anak. Haley, you know that we love you so much. Especially your nanay is so worried. Sana, please come back home. Sana, kung naririnig mo, please, umuwi ka na. Inihintay na ka namin dito, lalo na yung kapatid mo, si Harley at si Haley. Please, come back home. We love you. Para sa anumang impormasyon tungkol kay Haley Lee Alvarado, tumawag lang sa Jersey City Police Department sa numerong 201-547-5000 o mag-email sa New Jersey State Police sa missingp@njsp.org. Para sa TFC News, Don Tagala, ABS-CBN News, New York. Kinaranan ng Pinoy Choir na Musikalipa and the City of Voices Chamber Singers ang mga kababayan sa Belgium at Germany. Ibinida naman ang Filipino culture sa holiday concert ng isang grupo ng Pinoy artists sa France. Nagpapatrol Raquel Crisostomo. Full house ang venue ng ginanap na holiday concert ng grupong Pinoy Champari sa France. Bukod sa pop, may traditional at French songs. Ito'y para maibahagi sa mga Pranses ang masayang selebrasyon at kulturang Pilipino. Malaking karangalan to bridge the Christmas from the Philippines. Dahil namin dito sa France. Karangalan naman ng American pianist na si Kevin Michael na makasama sa concert ang Pinoy artist. I just find it really impressive that is so much a part of the tradition in the Filipino culture that they would have such a big turnout every time to do events like this. Masaya rin ang founder ng grupong Pinoy Jam Paris sa mga bagong artist na sumasali sa grupo. It's the first Christmas concert that we're offering after the pandemic. We're live on stage with a new breed of singers and leaders. So everyone's discovering what it's like to sing on stage and sing about Christmas. Pinuri naman ni Philippine Ambassador to France, Juniver Mahilum, ang artist na naipakita kung gaano kasaya ang selebrasyon at tugtugang Pinoy. Dumalo rin ang counselor ng Paris na si Jean Didier Berthold na natikman ang Pinoy food gaya ng bibingka at puto. Matapos maging bahagi ng 54th Tolosa Choral Contest sa Spain, hinarana naman ang Musikalipa and the City of Voices Chamber Singers ang mga kababayang nasa Europa. Patok sa mga manunood ang kailangan kita. At Leron Leron Sinta. Para sa grupo, malaking bagay na napasaya nila ang kanilang mga kababayan. Kahit nga marami sa kanila ang namaos dahil sa lamig. Sa Germany,
isang gabi ng musika ang hatid ng grupo sa Munsenberg. Ito na ang kanilang pinakahuling pagtatanghal para sa kanilang European tour na pinamagatang Volare. Ipinagmalaki naman sila ng mga kababayang nanood sa konsyerto. Proud Filipino, mabuhay Philippines! Umaasa ang Musikalipa and the City of Voices Chamber Singers na kahit paano'y naibsan ng kanilang musika ang lungkot at pangungulila ng kanilang mga kababayan sa Europa. Kasama sina Jessica Gross at Cory De Jesus, para sa TFC News, Raquel Bernal Crisostomo, Brussels, Belgium. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya. Mabuhay, kapamilya. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Idinaos ang Shades of Pink event sa United Arab Emirates para sa isulong ang breast cancer awareness. Binahagi naman ng ilang cancer patient at survivor ang mga aral at naging sandigan sa paglaban sa naturang sakit. Nagpapatrol, Rafi Reyes. Hindi nag-iisa at may masasandalan sa laban sa breast cancer. Ito ang puso at mensahe ng Summit of Love Symposium 2023. Itinaguyod ito ng Shades of Pink Society para maipadama ang malasakit, suporta at magkaroon ng dagdag kaalaman at kamalayan hinggil sa sakit na breast cancer. We founded Shades of Pink kasi mission namin dito is to touch people's lives basically, and first is makatulong dun sa mga tao or mga kababaihan na nakakaranas ng yung pagiging down nila dahil meron silang sakit na cancer, particularly yung breast cancer. Panawagan din niya sa mga kababayan na makilahok sa adikaing ito. Sana po, samahan niyo kami sa magandang adikain na to. Natutuwa po kami sa naitutulong po natin sa ating kasamahan or kababayan na mayroong ganun sakit. Nakiisa rin ang embahada ng Pilipinas sa UAE sa Shades of Pink event. Nagpapasalamat ako sa mga kwento-kwento, alam, nararamdaman ng ating mga kababayan, ating mga kapatid na meron silang malubang sakit pero hindi yun ang katapusan. At hindi po yun sa kanilang nagtatapos. At sila pa nga po ang nagiging instrumento para po umabag pa ang iba at sila ang nagiging inspirasyon pa sa iba. Piniliwanag naman ni Dr. Eileen Villanueva, isang medical practitioner sa UAE, kung bakit mataas ang bilang ng mga Pinoy sa UAE ang nagkaka-cancer. Yun nga ang medyo nakaka-alarm kasi yung mga nakausap mga oncologists dito sa UAE, tinatanong nila ko, why the statistics of breast cancer is more or greater in Filipino community? So, hindi ko masagot kasi alam ko yung lifestyle ng Pilipino. So, we have to, siguro kailangan mag-change na tayong lifestyle. Kasi pagka lagi tayo may mga parties, lagi may mga oily foods dyan, lalo na ang mga halaman loob, anything na oily, na processed food, and then hindi lang yun, merong pang-inuman, smoking, which is very, which are risk factors to contract the breast cancer. May mahalagang paalaala si Dr. Villanueva. Early detection by self-examination or just visit your regular doctor regularly. Kalimutan ng mag-exercise. Yun ang one of the preventive measures to have a healthy lifestyle. May pasalamat naman sa grupo ang Dubai-based Filipino artist na kasalukuyang lumalaban sa breast cancer. Ako po as a cancer patient, at the same time, I'm still not completely clean. So nakakatulong po ito, nakaka-boost po siya ng moral. At nakakatulong din po sa amin as patient na magkaroon kami ng mas positibong pananaw sa buhay habang naglalaban kami sa sakit na tinatawag nating cancer. Para kay Evangeline Junio, na isang cancer survivor, mahalaga ang pagkakaroon ng mga support system gaya ng Shades of Pink Society. Bilang cancer survivor, napaka-importante ng mga ganitong mga pagtitipon at pag-uusap.
mag-usap kasi ito yung panahon na kung saan yung mga cancer patient, meron silang chance na lumabas. Pag ang cancer patient kasi, the moment na nalaman nila yan, ilang pang gagawin nila. So nagkakaroon na uplift yung spirit nila at nagkakaroon sila ng chance na kaya ko rin pala, kung kaya nito, kaya ko rin pala. Diin pa ni Evangeline, dapat laban lang at manatiling positibo sa pananaw sa buhay. So just believe na may Diyos and maniwala ka na itong bagay na ito ay isang challenges o temporary situation na dapat mong harapin with all your faith sa Panginoon. And you will surpass that storm. Kaya storms don't last. Para sa TFC News, Rafi Reyes, ABS-CBN News, Abu Dhabi, UAE. Hida ang mga gadget na pinapagana ng artificial intelligence sa taunang media event ng Consumer Electronics Show sa Las Vegas. Ang pasilip sa mga makabagong kagamitang ito sa pagpapatrol ni Bev Llorente. Taon-taon dinarayo ang CES unveiled ng international media para sa eksklusibong sneak peek sa gadgets na kaabang-abang sa main floor. Unang beses din na lumahok ang Pilipinas sa mismong CES, bagay na ikinatuwa ng organizers. We are so happy to have the Philippine delegation here. It's a wonderful country. And what we're seeing at CES 2024 is amazing amount of innovation by every measure, whether it's the number of innovations entries, it's the buzz of the show, the number of exhibitors, over 4,000, the size of the show, it's over 2.5 million net square feet. Tampok sa media event ang Verge TS Ultra Electric Motorcycle na may advanced hardware at anim na camera para sa magarang 360-degree view. Umaabot ang bilis ito ng 233 miles. Ang halaga, $44,900. Para naman sa mga mahilig sa AR at VR, ang Talk Glove na ito ay gumagamit ng neuromorphic algorithm para sa mas ka-enjoy-enjoy na virtual experience. Mula sa pagpindot ng buttons, pag-aalaga ng pusa at maging pagyakap sa avatars. Ibinida naman ng ice cream maker na Cold Snap ang Rapid Freeze On Demand technology. Ang mga pods na ito ay hindi na kailangang ilagay sa freezer. Sa ilalim ng 2 minuto, may ice cream ka na. Ready to serve, ready to eat, at wala pang kalat na lilinisin. Agaw atensyon din ang samot-saring gadgets na powered ng Artificial Intelligence o AI. Ibinida ng Perfect Griller ang umano'y kauna-unahang AI grill. Sa isang pindot, pwede nang magluto ng steak sa loob ng 2 minuto. Pati burger meats, 90 seconds or less sa loob ng bahay mo. Ang AI ay gumagamit ng sensor data para makontrol ang burner system. Mayroon ding 5 cooking modes ang Perfecta Griller, kasama na rito ang rotisserie, pizza at grill. Sa magic mirror na ito, pwede ka manalamin at malaman pa ang blood pressure, maging ilan sa vital signs sa 30 segundo lamang. Ang produkto ng Anura ay isang tabletop smart mirror na kayang suriin ang blood flow analysis at ilang disease risk calculation ng gumagamit. Ang CES ang isa sa mga pinakamalaking tech convention event dito sa Las Vegas. Dinarayo ito ng exhibitors na nanggaling pa sa 55 bansa, kabilang na ang Pilipinas. Para sa TFC News, Bev Llorente, ABS-CBN News, Las Vegas. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglakaw lamang sa news.abs.cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya!